Grabe, sobrang gulo ng workshop po. May kita na may tissue dyan, handlebar. Grabe ang kalat dito. Kailangan natin maglinis mga sir. Kung fina-follow nyo ako sa Instagram, malamang-lamang na by now, alam nyo na galing ako sa bakasyon. Magulo yung workshop ko kasi yung day before, bago kami umalis papunta ng dagat, pumunta dito yung kaibigan ko para magpa-check up and magpa-tune up ng bike niya. Actually, ito yung upuan ng bike niyo, pambira. Iniwan niya na dito. Ngayong araw na to, kailangan kong linisin yung workshop ko na magulo at makalat. Kasi mamayang hapon, darating yung mga tropa ko para magpa-check up at magpa-tune up ng fork, yung suspension fork nila. Kasi hindi nakaset para dun sa weight nila. Tapos, sa pagkakaalam ko, si Kuya Jovert yata, kailangan niyang magpalit ng brake pads para dun sa bike niya. Kaya, kailangan ko rin palitan mamaya. So, bukod dyan sa kalat na table or basta makalat, nagkagulo-gulo din yung loob ng kaset or ng drawer ko. Kasi, yun nga, nagmamadali na ako noon dahil late na kami natapos. Late na siya pumunta, late kami natapos. So, habang nagliligpit ako or naglilinis ako ng workshop ko, pag-usapan natin yung kadalasan na tinatanong sa akin kung pwede ka bang gumamit ng dishwashing liquid na panglinis ng bike or panlinis ng kadena or ng chain mo or ng buong drivetrain mo for that matter. Una sa lahat, gusto ko liwanagin na wala akong against sa paggamit mo ng dishwashing liquid sa bike mo kung ang tingin mo sa bike mo ay pinggan. Nakakalungkot kasi maraming mga riders kayang bumili ng upgrades ng bike pero hindi kayang bumili ng pang-maintenance ng bike. Personally, hindi ako gumagamit ng dishwashing liquid na panlinis ng bike. Ang ginagamit ko lang is pure water kung hindi naman masyadong madumi yung bike ko. Tapos kung sobrang dumi yung bike ko, syempre dadalhin ko sa car wash na station. Iniiwasan ko na lang na gamitan ng mga high pressure na tubig yung mga parts kung nasan may bearing. So yung linkages dun sa full suspension ko na bike, dun sa part ng stanchion ng suspension na pwedeng mapasukan ng tubig, or yung sa bottom bracket, yung sa hubs. Pero all in all, lalo sa hardtail ko, sobrang daling linisin nun kung mapuputikan or mapupuno ng putik yung hardtail ko. Dadalhin ko na lang sa car wash na gumagamit ng specific na car shampoo. Kasi ang the best na panlinis ng bike, mga sir, is yung car shampoo. Hindi mo kailangan gumamit ng bike specific na shampoo or panlinis kasi yung ginagamit na paint ng bike is very similar dun sa mga paint na ginagamit sa mga sasakyan. So, kung ano yung ginagamit na panlinis ng mga sasakyan, so yung mga car shampoo, pwede mo yung gamitin sa bike mo nang walang kahit na anong issue. Isang bagay kasi na hindi ko maintindihan, mga sir, dun sa mga rider o dun sa mga cyclist na to, na nakakabili sila ng mga upgrades or nakakapag-research ng mga the best na components para sa bike, pero hindi makabili ng specific na chain lube or ng specific na bike shampoo for that matter. So, nakakabili sila ng Halotech na bottom bracket, Halotech na cranks, 12-speed na cogs or cassettes. Nakakabili ng oval na chain ring. Pero seryoso, hindi ka makabili ng chain lube mo. Or kapag kadating sa maintenance ng bike, ang ginagamit mo is yung alternative, hindi yung the best para sa bike mo. Tapos, ang pinaka nakakatawa pa dito, mga sir, sa Facebook, madalas ko nakikita na mga lods, mga lodi, anong gamit nyo sa mga alaga nyo na panlinis? And ito rin yung mga tao, mga cyclist, mga rider na pinopromote yung paggamit ng dishwashing liquid. Una sa lahat, kung gumagamit ka ng dishwashing liquid sa bike mo, huwag mong i-consider na inaalagaan mo yung bike mo. Kasi personally, hindi yung pag-aalaga. Yung pag-aalaga is yung gumagamit o yung paggamit ng mga specific na products para sa specific na needs ng bike mo. Seriously, may mga tao na gumagamit ng diesel na panglinis ng chain or gumagamit ng gas
na panglinis ng chain. O sinasabi niya na kerosene daw panlinis ng chain. Una sa lahat, yung kerosene, kapag napunta sa frame mo, malaking problema yan kasi pwedeng mag-fade or pwedeng mag-chip yung frame mo. And nakakakalawang yan ng chain kasi tinatanggal mo yung protective coating ng mismong chain. And ito rin yung mga tao na gumagamit ng motor oil or yung pinaglumaan o yung change oil hinihingi nila sa mga bike make, sa mga bike shops o sa mga paggawaan ng kotse o paggawaan ng motor, yung motor oil yung ginagamit nila sa chain as lube. Una sa lahat, mga sir, yung motor oil is makapal na oil. Hindi siya recommended para sa bike chain kasi yung motor oil, dahil makapal, ang gagawin na is mag-a-attract ng dirt, tapos yung dirt na yon yung sisira sa buong drivetrain mo. So siguro naman, kung kaya mong bumili ng 1,000 pesos na crankset or ng bottom bracket, siguro naman, kaya mong bumili ng 600 pesos na bike-specific na chain lube. Ito, hindi nag-a-attract ng dirt kasi dry lube to eh. Actually, wax pa nga ito eh, yung ano, wax lube. And sa totoo lang, hindi excuse na ano, walang pambili kasi nakabili ka ng ano eh, oval chain ring mo or nakabili ka ng bagong flat pedals, nakabili ka ng bottom bracket na hollow tech, nakabili ka ng crankset na hollow tech. So, walang ano, walang excuse para hindi ka makabili ng mga bike specific na products para sa maintenance mo. So, kung magtataka ka na kinakalawang yung chain mo, tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung ginamit mo na panlinis dyan? Or, ano ba yung touring mo sa bike mo, di ba? So, ako personally, yung ginagamit ko na panlinis ko ng bike, is, yung nga kagaya sinabi ko kanina, pure na tubig, tapos kung sobrang dumi, hindi ako magdadalawang isip na dali na kaagad sa isang car wash na station para mas malinis ng mas maayos. Tapos pagdating ko sa bahay, or pagdating ko dito sa workshop, pupunasan ko ulit and lilinisin ko yung drivetrain tapos ilulub ko ng specific na lube. Pero yun lang yung mga times na nababasa ng tubig yung bike ko. Kasi kung makikita nyo yung bike ko, hindi naman siya masyadong nadudumihan. Dahil una, hindi ako nagbabike kapag kaalam kong maputik sa trails. Yun din yung reason kung bakit Geologs yung wet riding skill ko. Kasi birang-bira akong mag-ride sa muddy na conditions. Lagi ako nagra-ride sa dry conditions. Kasi pinoprotektahan ko yung bike ko. Una sa lahat, hindi ako pro-racer na kung may masisira akong component o may masisira akong parts ng bike, mabilis kong mapapalitan. So, hindi yun yung case ko. Every time na babagsak ako sa bike dahil sa mud o dudulas ako or mahuhulog ako sa bike, lahat ng masisira ako sa bike ko ay expenses ko. So, iniiwasan ko na magbike dun sa mga ganung condition kasi ayoko na i-risk yung bike kasi mahal magpalit ng parts. So, gusto ko lang din sabihin na hindi ako nagrereklamo sa vlog na to. Gusto ko lang sabihin or gusto ko lang na sabihin kung ano yung totoong nasa isip ko tungkol sa mga bagay na to kasi madalas tanongin sa akin, sir, ano ba yung alternative ng panlinis ng bike or panlinis ng chain? Personally, hindi ko ina-advise na gumamit ka ng alternative kasi yun yung touring ko sa mga bike ko in a sense na kung sasabihin mo na alaga mo yung bike ko, yung bike mo, mas alaga ako yung bike ko. Kahit na may mga gasgas in a sense na normal na gasgas kasi nagtitrails ako na natatamaan ng bato, bumabagsak ako, sumisemplang. So normal na may mga gasgas or may konting tama yung frames ko. Pero kung titignan mo yung function and yung performance ng bike ko, laging 100% yung performance ng mga bikes ko.